Yeah, hello guys. Welcome po sa March 17, 2024 broadcast ng Sapol sa Serbisyo. Ang number one radio show sa DWBL Radio tuwing araw ng Linggo at ngayon po ay isa po sa inaabangan at pinapanood po na broadcast sa Facebook Live at YouTube sa Sapol sa Serbisyo. Alas 5 po ng hapon hanggang alas 6:30 ng gabi tuwing araw po ng Linggo sa Sapol sa Serbisyo. Ito po ang inyong lingkod, Benji Murillo, na bumabati po ng isang pinagpalang bagong linggo po sa ating lahat. At kung bago po kayo no, sa ating Facebook page and YouTube channel, please like and follow our Facebook page and also subscribe to our YouTube channel. And don't forget to press the notification button so that Sunday after Sunday, you will be notified before our broadcast sa Sapol sa Serbisyo. Yeah, for you to be notified before the airing of our broadcast sa Sapol sa Serbisyo. At today we will be discussing again various hot issues of the week. At bago ho natin sa nga po pala no, huwag ho ninyong kalimutan na please share our broadcast so that most of our kababayans, especially those who are abroad, can view and watch Sapol sa Serbisyo broadcast. At para humagpatuloy tayo no, sa ating broadcast ngayong araw na ito, March 17, 2024, sabi ko nga ho, no, talagang time really flies. So, we have only 14 or 2 more weeks to go before April. So, that would not take long anymore. By the way, we will be also observing the Lent season at the end week of the month. So, marami yung pupunta sa probinsya, marami yung maglalakbay. Ngayon pa lamang po, no, paalala lang na sa pool, no, paki-check na po natin yung ating mga biyahe, mga sasakyan, whether you will be using your own vehicle, going somewhere, or you will be riding the train or airplane. So be sure, no, you won't forget anything that you want to bring, especially, no, yung pong kalusugan natin, ano, yung mga magmamaneho po, please be sure nakapahinga po tayo ng maayos at wag po tayong iinom ng alak at lalo na ho walang bisyo. So paalala po yan ang Sapol sa Serbisyo. At ganun din po no, mga kasapul, muli po no, ang mga tidbits natin, no, news bits sa ating Bureau of Jail Management and Penology ay sa ginanap po na 44th Philippine National Police Alumni Homecoming dyan po no, in the PNPA Academy in Silang, Cavite, the Bureau of Management and Penology Director or Chief Major General Ruel S. Rivera received a special award, yung po ang Lacan Achievement Award from the given by the Senate of the Philippines President Juan Miggs Zubiri. So andyan po no sa ating background, sa ating screen, yung pong pagbibigay ng award kay BJMP Director Ruel Rivera no. At kasama rin po no na nagbigay sa kanya ng award ay ang Undersecretary for the Presidential Anti-Organized Crime Task Force or Commission na si Undersecretary Gilbert Cruz, who is also an alumnus of the Philippine National Police Academy. So Rivera was dubbed as the People's General, and he was recognized for being responsible in crafting trailblazing policies and programs to digitalize the major programs and services
of the Jail Bureau, especially on jail decongestion and improvement of the living condition of the persons deprived of liberty or PDL. Aside from Rivera, three other top officials of the BJMP also received the respective awards during the ceremony. They are PNPA Kaagapay Class of 1996 Senior Superintendent Rufino Santiago. Also, Chief Inspector Catherine Cardano of PNPA Masaligan Class of 2011. And also, Xavier Solda, the PNPA Oman Silang Class of 2008 alumnus. So again, no, congratulations to the BJMP, especially to their chief, Major General Ruel N. Rivera, and to the three other awardees during the PNPA 44th Alumni Homecoming celebration. Also, in BJMP NCR, the BJMP National Capital Region, headed by Regional Director General Clint Russell Tangeres, kick-start the National Women's Month celebration through empowerment and health task. Ito ho ay ginawa, no, dyan po sa kanilang headquarters sa May Quezon City ng BJMP NCR. At General Tangeres, who is the RD of BJMP NCR, was also the head, or is also the head, of the regional God focal point system. He was joined by all the top officials and all personnel of the BJMP NCR in the kick-off ceremony. Ito nga po, no, in our screen you can see General Tangeres signing the poster supporting the Women's Month celebration for this month, March 2024. So he was assisted by Assistant Regional Director for Administration Senior Superintendent Roger D. Antonio in signing the Gender Equality Pledge. So again, congratulations both to the BJMP National Headquarters and to the BJMP National Capital Region. And we go to the other bureau, the Bureau of Fire Protection. Actually po, no, still we are in the month of March, so again we would like to remind each and every citizen to join the observance of Fire Prevention Month. Not only during month of March, but every day of the year we should support the Bureau of Fire and our government in minimizing, or if we can stop, the occurrence of fire incidents in the country. So ito po, no, as part of the observance of Fire Prevention Month, the Mandaluyong Bureau of Fire Protection, headed by City Director Colonel Narzudin M. Cablayan, conducted a fire drill on high density occupancies. Ito hong picture na ito, no, na nasa screen natin, ay ginawa po ito, no, diyan sa may SM Mega Mall sa may Mandaluyong. At this is part of the third nationwide simultaneous fire drill for high density occupancies, joined by 85 SM malls around the country. So this activity is aimed to raise public awareness on fire safety and also its causes, as well as its hazards and ill effects.
particularly to the tenants, mall tenants, to the mall employees, and also to mall goers. So again, congratulations to our Bureau of Fire Protection, Mandaluyong City. And also in Makati, or in the Bureau of Fire Protection, National Capital Region, there was a change of command in two main cities in NCR. Ito po, no, sa ating pong screen, makikita po ninyo, no, nandiyan po yung mga bagong fire director ng Makati, yung pong nasa pangalawa sa kaliwa at yung pangalawa sa kanan. So, yung pangalawa po sa kaliwa, siya po ang bagong talaga na city fire director ng Makati, na si Fire Superintendent Jeffrey Atienza. At yung pangalawa po sa kanan, siya naman po ang bagong fire director ng City of Muntinlupa. So, ito po ay kanilang turnover ay naganap po noong March 13, 2024 dyan po sa may BFP, National Headquarters, sa may Cubao, Quezon City, na pinangunahan po, no, ang ceremony ni Senior Superintendent Jerome Reano, ang BFPNCR Assistant Regional Director for Administration. So, nandyan din po, no, kasama po, no, dyan sa picture, ang chief ng BFPNCR Plans and Programs Division, o ang chief ng Human Resource Management Section na si Chief Inspector Heidi Joy Dasqueo, at ganun din yung Deputy or Assistant Regional Director for Operations na si Colonel Rod Reyes. So again, no, congratulations po, no, to the newly appointed fire directors of Makati and Muntinlupa City, and we wish them all the best. So congratulations po. At mga kasapul, ano, meron po tayong report galing po sa ating correspondent dyan po sa lalawigan ng Masbate. So ito pong kanyang ulat, no, konektado po sa pagka-aresto po ng apat na individual sa isinagawang anti-gambling operation po ng PNP sa Barangay Dapdap, Uson, diyan po sa lalawigan ng Masbate. Nandito po, no, ang maikling report po ng ating correspondent sa Masbate na si Cedric Igbuhay. Arestado ang apat na individual sa isinagawang anti-illegal gambling operation ng kapulisan sa Barangay Dapdap, Uson, Masbate. Nito lamang Marso 10, taong kasalukuyan. Samantala, bandang alas 3:45 ng hapon, isinagawa ang operasyon na nagresulta sa pagkakaristo ng mga suspek habang nagsasagawa ng illegal na sabong o tupada. Narecover sa operasyon ang apat na pirasong manok na panabong at 350 piso bill bilang bit money. Nagbabalita mula sa Sapol sa serbisyo, Cedric Igbuhay. Yan po ang ulat ni Cedric Igbuhay tungkol po sa pagka-aresto ng ilang mga personahe sa illegal gambling operation dyan po sa lalawigan ng Masbate. At ngayon po, no, ating puntahan po itong mga mahalagang issue po na gusto nating talakayin ngayon pong linggong ito, no. Una po itong tungkol po sa kaso po ng pagpatay sa ating kasamang mamamahayag po na si Percy Lapid. Siguro po kung matatandaan ninyo, no, ito pong si Percy Lapid, isang kilalang broadcaster, no, nakasama ko po ito. Actually, kasama ko itong miyembro
nauna akong mag-director sa kanya sa National Press Club, tapos tumakbo siyang director. At ganun din po, no, nakasama ko rin ito sa isang broadcast station. Matagal na pong kaibigan ng pamilya ito si La Percy Lapid. Maging yung kanyang kapatid na si Roy Mabasa ay nakasama ko rin po, no. Magkasama kami sa Manila Bulletin. Yun na nga po, no, nung October, more than a year ago, I think that was October of 2022, ay pinaslang nga po itong ating kasamang si Percy Lapid, no? At nang pinaghihinalaan po at naakusahan na mastermind sa pagpatay sa kanya ay ito pong si former Bucor Director Gerald Bantag, no po? At ito nga po, no, nagpahayag po ng pagkadismaya ang kanyang kapatid na si Roy Mabasa na tumututok po sa kaso ng kanyang kapatid para mabigyan ito ng katarungan. Hindi lang po si Roy, ano, kundi lahat po ng the entire media, news media industry is really supporting the family, especially Roy and the wife of Percy Lapid to really bring in justice in this killing of one of the most popular broadcaster nowadays. Ito nga po si Percy Lapid. At ito nga po, no, yung scheduled hearing, no, dito sa pagpatay kay Percy Lapid, no, against the primary suspect, who is what I mentioned earlier, is the former Bucor Director General Bantag and et al, no, were postponed anew, no? Dalawang postponement na po ito. The postponement, according to Roy Mabasa, was due to the request of the prosecutors, no po? At ito nga po, no, sabi ni Roy, supposedly there was a set hearing on March 18, no? Pero nagulat nga po siya, no, when he was informed by Las Piñas Clerk of Court that the supposed hearing on that will be tomorrow, March 18, has been postponed upon the request of the state prosecutors. So again, ano, pangalawa na po ito. Sabi nga po ni Roy, which I will quote him, ang nakakainis, pangalawang beses na na ganyan. Nung una, nung Pebrero, nagpareske din ang prosecution. Last March po, no? Supposedly may hearing pero nagpareske itong mga piskal, no? Prosecution, taga-usig. And they also did not tell him, ha? When is the next hearing? Eh, yun nga po, no? Kaya dito ho, nakikita natin talaga, no, ang problema natin sa judicial system. Ito po si Percy Lapid, hindi po ordinaryo na itong tao, no? Napaka-sensational po nitong kasong ito at ang mga involved po rito ay kasalukuyang nanunungkulan noong mga panahon na siya ay pinatay, kaya nga po natanggal, ano? So again, gusto lamang po ng mga mamamahayag ng journalism profession na malutas na po itong kasong ito. So we are calling the attention of the court, also the prosecutors as well as the DOJ, no, with regards to the this case of Percy Lapid. So hindi ko alam, at large pa po hanggang ngayon itong main suspect na si General Bantag at ganun din yung kanyang mga kasabwat na sila Ricardo Sulweta, yung kanyang deputy security officer. At hinihiling po natin, ano, na this case must be resolved in the soonest possible time. Nakikita na po natin, no, na talagang napakabagal po ng paggulong ng kaso dito po sa ating bansa. At yun na nga po, no, kung itong pagbagal ng kaso na ito ay nangyayari po sa isang Percy Lapid, no? Eh paano pa po yung mga ordinaryong tao na napatay at maaring mamatay
At ang mga kalaban ay napaka-impluensya. So, we can see, no, how double standard is the system here in our country, particularly, no, itong mga pagdinig sa mga kasong ito. So, ito po, no, kaya natin tinatalakay dahil para pumalaman ng ating gobyerno at ng taong bayan na hindi po nilulubayan itong kaso ni Percy Lapid. Bagamat matagal na po, no, na siya ay napatay, pero ang hinihingi po rito hindi po yung tagal, yung bilis ng pag-uusig. So, hindi po tayo titigil, ano, at nakita naman po ninyo, no, even in the mainstream media, in our broadsheets and tabloids, lumalabas po patuloy itong mga balita tungkol sa mga development ng kasong ito ni Percy Lapid. So, ayun nga, yung kay Johnny Walker, ano, yung pinatay dun sa loob ng kanyang studio habang nagbo-broadcast, nahuli na yung dalawang suspect. Pero dito po, no, we're hearing something about the whereabouts of the suspects. Eh, buti pa ho siguro yung taong bayan nakakarinig, pero yung gobyerno, no? Ang akin lamang po, no, we have nothing against the suspects. Suspect pa rin sila unless, no, there was already a court decision, no, finding the accused guilty, so they will remain innocent. Pero akusado po sila, no, dapat din maaresto sila, at yun na nga po, dapat mapabilis itong kasong ito. So muli po, no, mga taga DOJ, particularly, no, hindi ko lang ho alam kung anong sala, kaninong judge itong kasong ito at sino ang mga prosecutor nito, but again, no, nadidismaya na po yung mga kamag-anak at ang buong media po, no, kahit po ang sapol, nadidismaya po dito. Isipin ninyo mismo, no, ang kasama na natin na si Roy Mabasa ang nagsasabi, hindi man lang siya sinasabihan. Kung hindi pa niya tinawagan yung korte, hindi niya pa malalaman. Por Diyos, porsyento naman talaga. Na postpone pala yung kaso, ay yung hearing. Anong klaseng mga tao ito meron tayo, no po? Eh, again, no, we are hoping na after this, ano, within the year, no, magkaroon na ng resolution itong kasong ito. At malaman na natin, ano, bagamat sana nga mahuli yung mga suspect at mabasahan ng hatol, mas maganda. Pero habang sila'y nakakalaya, mahalaga gumugulong pa rin itong kasong ito at matapos po ito sa lalo't madaling panahon, mga kasapul. At bukod po dyan, ano, nais nating talakayin ngayon ito hong isang problema po, no, sa ating bansa na hindi ko po alam kung paano re-resolbahin, no. Sabi nga nila, eh, sa pool, bakit naman ang tatalakayin natin uli itong tungkol sa mga e-trike na ito, eh napakaliit lang naman na issue nito. Actually po, hindi po, no. Para sa akin po, ito ay napakalaking issue sapagkat ang usapin po rito, no, is the safety of not only those who are driving this three-wheeled electronic vehicle, but also the safety of their passengers, dahil ginagamit na nga po ito na pampasada, no, panghanap buhay po. Patuloy po kasi ang issue kung dapat ho ba o hindi napayagan na itong mga e-trikes nito, maging yung mga pedicabs, meron pa rin po at tricycle na tumakbo sa mga malalaking kalsada o yung big roads, no? Dahil yun na nga, sabi ko, yung issue kasi po ng kaligtasan or safety. Actually ito po, no, isang video po ito na ipakikita po ni Sapul, no, na kung saan po binubusinahan po ito nung kotse. Yung kotse pong kasunod nung e-trike na ito, eh binubusinahan niya po yung nasa unahan niya nga na e-trike, no, at para tumigil po yung driver kasi po, mga kasapul, ito po ay nakunan sa loob po ng expressway.
Opo. Oh, isipin nyo. Expressway. Ganyan po kalalakasan loob. No, wag po kayo magagalit sa sapol kung kayo po ay... Ako po kasi may mga kaibigan ako, may kamag-anak ako, may mga i-try. Yun nga yung sinasabi ko, mag-ingat. No, hangga't maaari talaga, kung pwede lang eh. Napakadelikado po kasi, no? May kamag-anak po ako, no, na sumakay tricycle po ito, nasa National Highway, so nabangga sila, no? Actually, oh, kasalanan na nga ng tricycle, nandun siya sa National Road, no? Eh, hindi tumatabi. Ayun, nagkaroon ng aksidente. Yung pobreng driver po na nakabangga sa kanila, eh, nakasuhan pa po. Ang pinakamasakit po dito sa lahat, namatay pa po yung anak nilang bata. At kamuntik pa nga silang malagay sa panganib ang actually, nalagay na nga sa panganib at nakasalba lang sila. So, again, ito po, no? Ito po, yung tricycle, yung e-trike na ito na ipapakita po natin in, short, in our short video, is allegedly being driven by a minor. So ito po, para makita na lang po ninyo, no, itong e-trike na ito sa highway. Ayan po yung e-trike. Okay. Alright. So, pasensya na po kayo, ha? Medyo nakita yata ako doon. Parang ako yung driver. Parang ako yung driver, ha? Eh, hindi. Hindi ho ako yung driver. Eh, nakita lang ho tayo doon sa screen. Pero kung makikita po ninyo, no? Tumatakbo po na yung e-trike, pinara po siya nung gwardiya ng expressway. Kaya ho siya tumabi. Pero nung binubusinaan pa ho siya nung ano, nung sasakyan sa likuran niya, no, hindi ho siya tumitigil. Yan nga ho ang ating problema, no. Actually kanina naman ho, no, nung galing kami sa may bandang airport, opo, dito sa may papuntang Naiya, eh isipin ho ninyo itong hindi ko malaman kung anong klaseng gusto kong sabihin eh. Talagang maiinis ka at magagalit ka. Yung tricycle sumalubong po doon sa ano, sa kalsada, no? Yung one way, pinasok niya, no? Kasi two lanes yan eh. Pumasok siya, dapat na sa kabilang lane siya. Para lang makakaliwa uli siya, maka-U-turn siya, makapasok naman siya sa kabilang kalsada. Pambihira talaga, mahal ng Panginoon. Ito tuho talaga ang problema natin eh. Kaya ho natin pinakita yung video. Actually, we have still here so many videos that we would like to show. Pero baka ho mangyari, puro video na lang tayo. Yan na nga po, no? Dito nga po, no? Actually, ho, makikita ho ninyo, mga kasapul, na ito hong litrato, no? Sa, ano natin, sa screen natin. Malinaw po, makikita po ninyo, no? Na... ito po yung pinost, no, sa FB post ni Darwin Orindain na nag-viral po, no, ng mga reklamo laban po sa mga e-bikes at saka e-trikes. Ganon din po ang pagmamaneho po, no, ng isang elementary pupil bukod po yung nakita niya sa National Road, no. So ito po ngayon ang malaking usapin tungkol po sa pagpapairal ngayon ng mga regulasyon at panuntunan dito sa paggamit ng mga e-trike. Again, hindi po ang sapul po, no, doon lang po tayo sa katotohanan, sa kaligtasan ng pangkalahatan. Madaming ulit na ding nakakasunod po ng mga e-trike sa National Road, no, ang sapul. Actually po, kahit businahan ko sila, hindi po sila tumatabi. Actually, ito pong mga e-trike na ito, napakabagal pong sasakyang ito, no, battery operated para po sila ay tumakbo sa mga national road na matutulin po, malalaki ang mga sasakyan dyan. Madalas pa nga po, no, ako mismo, dahil araw-araw po sa trabaho ko, halos nasa kalsada ako, nagda-drive ako, eh nagte-terminal pa po itong mga e-trike na ito sa mga kanto pa ho ng mga kalsada, national road, doon po sila nakakanto. Doon sila nagte-terminal sa mismong likuan po ng mga kalsada na napakadelikado po.
dapat po clear 'yan. Yung sharp, yung curve na 'yan, no? Pagka lumiko po yung malalaking sasakyan. Isa sa depensa po ng mga nagsusulong po na payagang gamitin itong e-trike na ito, no, sa bilang public transport, ay hindi daw po kasi gumagamit ito ng fossil fuel. Na alam naman po natin na yung mga gasolina sasakyan natin, krudo, ay kalaban po talaga ng kalikasan yan. At sabi daw po, itong e-trike ay makakatulong pa umanong solusyon sa public transport crisis sa bansa. Aside from the excuse that more people can afford its price compared to the price of four-wheel vehicles. So, sapat na ho ba itong mga dahilang ito, mga kasapul, no, para payagan itong mga e-trike? O, sabihin pa natin, tricycle, no, kahit na fossil fuel, at itong may kuliglig pa, o meron pang pedicab. Now, kaya po sabi natin, anong disiplina ang kailangan sa mga driver na ito? I'm not saying that all e-trike, pedicabs, and tricycle drivers are undisciplined. Pero majority of them undisciplined. So ito po, makikita natin, kaya nga bansag sa kanila, bagong hari ng kalsada. No? If you can recall, the ban on e-trikes was initiated by former Manila Mayor Isko Moreno. Nagpahayag po siya ng kanyang pagkabahala, no, sa paggamit po sa kalsada nitong tinaguriang toys, quote unquote, laruan, no? Na sabi nga po ng MMDA, laruan ito. O MMDA po nagsabi niyan. Try to review, try to recall the news during the time of Isko Moreno. So yan po ang totoo, no? Ito po'y tinaguriang toys o laruan ng MMDA. So kaya sabi ni Isko, bakit papayagan itong mga laruan na ito? No? Nagdudulot ito ng kaguluhan at kinukumpetensya pa yung mga regulated at kontroladong public transport. So what is that? So maybe he is referring to the jeepney, to the buses, and the LRT. So regarding the use of e-trikes, nagkaroon po ng Joint Memorandum Circular o JMC 2017-001 na inilabas po ng Department of Transportation in collaboration with the DILG. Ano po yan? Explicitly prohibits tricycle, e-trike, no, kuliglig operations on national roads. So, maliwanag po yan. Sila po ang gumawa ng memorandum circular na yan. No? Eh, kaya nga ho, may mga existing memo circular tayo. Merong existing regulations. So, mahalaga ang nasabing memo circular na ito mula po sa LTO. Dahil layunin ito ang magbigay po ng kalinawan, clarity on the rules and regulations surrounding the registration and operations of e-tricycle para po makahanap daw ng balanse at practical na solusyon sa mga hamon ng mga tricycle vehicles na ito. Ibig sabihin, tricycle vehicles, ito na po yung tricycle na di gasolina, ito na yung e-trike, ito na po yung mga kuliglig, no? Para ho may makita na ho, no? Ito'y hamon po sa mga kalsada sa buong bansa. Now, the question is, nasaan ang mga restriction na ito? Ano ba ang ginawa ng LGU? Actually po si LGU, namulitika ng namulitika. Binigyan ng mga prangkisa yung mga tricycle na dati po nakikita lang natin nga sa mga lalawigan na kaya tayo pumupunta ron kasi kulang talaga ang transportation doon. Eh, ang sasakyan po eh, sa probinsya, ang jeep eh. Eh, mag-aantay ka na isang oras bago dumaan yung isang jeep, swerte ka na. Baka puno pa, wala na, di kaya may tricycle. Pero dito po sa Metro Manila, hindi ko maintindihan, ano, sa klase, ekipot ng kalsada natin, no? Mamaya, oh, matatalakay natin yan. Kaya dito po, sa mga problemang ito ng paglaganap ng mga tricycle at ng e-trike sa Metro Manila roads, malinaw po ang sagot ng gobyerno. Opo, gobyerno. Ang sabi nila, ito po, the government admits
its lacks or lack of regulations for electric vehicles. So that is very clear. No less than the government admitted, no, that there was lack of regulations for this e-trikes and e-vehicles, yung tatlong gulong. Ang tanong po natin, nagpabaya ba si gobyerno, mga kasapul? Eh malinaw po, nagpabaya talaga ang gobyerno. Kaya naloko na. Hindi ko alam kung may pagbabagong pinupuntahan ang ating gobyerno. Bagay, ang Pangulo, nandun siya sa Europe ngayon, ano? Eh, hindi niya naririnig yung broadcast, pero salamat po. Ang broadcast natin eh, pinapanood po sa Malacanang. So ano ho ba ang mali sa e-trike na dapat po ipag-alala ng lahat? Ito po, maganda po, dinidiskurso lamang natin ito para po sa kaligtasan nating lahat. Una po, no? Mismong disenyo po ng napakadelikadong three-wheel electric tricycle na ito sa mga national roads at mga local roads po sa ating bansa. Ano pong tinutukoy natin dito? Yung design and limited stability ng mga sasakyang ito. Ito po pinag-aralan din ito ng mga eksperto, hindi po si Sapo lang nagsasabi nito. Kasi po itong mga tatlong gulong na ito na pinatatakbo ng baterya ay hindi po katulad ng traditional na four-wheel vehicles, no? Ang e-trike po ay may isang gulong lang po ito sa unahan, no? Kaya nga po, trike eh, tricycle eh. So meron lang po siyang isang gulong sa harapan habang dalawa po yung gulong niya sa hulihan. Ang disenyong pormang ito, no, ay malamang po sa malamang, ayon sa mga eksperto, ay pwedeng-pwedeng mawala ng panimbang, no? Pagbiglang liko o mapadaan sa baku-baku. Yung pa naman ang kalsada sa Pilipinas. Ang Pilipinas po, eh masyado yatang gustong-gusto ng gobyerno yung surface ng moon. Kaya po dito sa Pilipinas, sa totoo lang, kapag bumili ka ng mga sasakyan, bilhin mo ho yung made in Japan. Napakatitibay ho ng mga under chassis niyan. Pagka bumili ka ho ng mga ordinaryong sasakyan diyan, wasak ho yan. Sa dami ng lubak, uneven surface ng mga kalsada natin, dyan lang sa Roas Boulevard, sa may CCP area, dumaan ka dyan. Napaka-uneven. Ano ba yung, yun na nga ho, lubak-lubak. Hindi ho pantay eh. Ang kakulangan po ng pang-apat na gulong nitong mga e-trike na ito ay nakakakompromiso po sa balanse nito. Expert po ang nagsasabi nito. Kaya po malamang magdudulot po ito ng aksidente. Malamang na makakasugat po sa mga sakay nito, hindi lang driver, o maaring pagka talagang minalas-malas pa, mamamatay pa mga kasapul. Higit pa po, no, kulang po sa mga protective features. Ito po yung sinabi ko na nung nakaraan. These e-trikes, no, lacks protective features. No, tatlo ang gulong ng sasakyan na ito na hindi po natin nakikita yung protective features na meron po yung mga conventional na apat na gulong. So, kitang-kita naman po, no, na ang driver po ng e-trike at yung mga pasahero nito ay exposed. Dahil po wala silang pintuan kagaya ng conventional four-wheel vehicle, yung mga e-trike po nakatrapal lang po ito, kurtina pa, nilalagay doon sa tabi ng driver, magkakaliwat kanan, no? At ikinakabit po ito ng mga driver, binibili ho nila ito, no? Eh, this e-trike has very minimal protection in the event of collision or accident. Ito po ang nakakatakot dahil sumasabay na po sila sa mga malalaking kalsada, nakita nyo ho, nasa expressway pa. Ha? Nakikita nyo, naku, araw-araw nasa National Highway, tabi-tabi na po sila. Businahan mo, hindi tatabi. Naku, talaga no. Eh kaya ito po, talaga, ewan ko kung ano pa bang kailangan paliwanag ng MMDA, ng mga mayor natin, matatalino naman daw sila. Sana nga, no? Eh, yan o, talaga ang problema natin eh. Politika eh. Celso Gabriel, politika ang problema. So malamang po na kung ito'y maaksidente, matitimbuang ito dahil nga po hindi balanse yung disenyo niya. Andun yung isang gulong sa harap, tataob ito,
At kung malakas pa po ang pagkakabangga, lalo't malaking sasakyan, ang kabanggaan nito, malamang po titilapon ang driver nito. At yung pasahero, no? Pareho ang aksidente ng aabuti ng mga ito. At mawawalan nun ng panimbang itong e-trike na ito. So what will happen? It will cause head trauma, fractures, and even death, no? To the driver and passenger of these e-trikes. Nakita naman nun ninyo, walang seatbelt. Tumatakbo ka sa National Road, walang seatbelt. Samantalang yung apat na gulong, may bintana, may pintuan, kailangan naka-seatbelt ka. Sabi ko nga, may child seat pa nga eh. Di ba? So ano, ba't pinapayagan ng mayor, ba't pinapayagan ni MMDA? O, di ba? O ngayon, nag-iisip kayo. Kaya po, hindi ko sinasabi ano, na ako ho ay kalaban ninyo. Kakampi po ako ng safety. Kakampi po ninyo ko dahil at ang ibang kagaya ko na nagkukomentaryo ng tungkol dito dahil para po sa kaligtasan po ng ating mga kababayan. Another safety concern is the headlight, taillight, and turn signals of this kind of vehicle. Isa pa ang concern ay ang electrical connection at ang safety ng lead acid batteries po na ginagamit dito na nagpapatakbo po nitong mga e-trike na ito na anumang panahon, eh pwede hong maging dahilan po ito para magliyab o umapoy. No? Kung sakaling mangyari po ito, no? Hindi po kayang patayin ng tubig. No? Baka o tubig, hindi ho kayang electrical wire, fire ito. Ang kailangan po rito ay CO2 o carbon dioxide fire extinguisher para humapatay itong apoy ng baterya na ito. At isa pa pong pinakamatindi ay ang abuso po ng mga nagmamaneho po nito na pagpapasada po sa lantaran, nakita natin nagka-counter flow. Lumiliko ng basta-basta kahit na wala ho silang sinusunod na traffic light. Pumaparada kung saan-saan, nakikipag-unahan sa mga malalaking sasakyan. Kaya nga ho ayaw tumigil kahit businahan mo eh. At sumasabay po sa mga kalsadang mabilis po ang takbo ng mga sasakyan. Ibig sabihin, big roads. To say it shortly, ladies and gentlemen, talagang hindi na po papasa sa International Road Safety Standard ang mga e-trike na tumatakbo lamang po ng 20 to 30 km per hour. Kaya hindi po ito kasama sa mga sasakyang inirehistro ng LTO. Base po sa LTO Vehicle Guidelines Administrative Order number 2021-039 to allow this type of vehicles to operate with certain condition. Ito po, no, yung mga electric tricycles po at yung mga apat din yung gulong, no, that do not exceed a maximum speed of 25 km per hour fall under LTO's category L2A. Ano ho ba yun na L2A? Ito po yung mga sasakyan na hindi po kwalipikado na irehistro. Pag hindi mo nirehistro, nakabangga siya, ano ang liability nito? Paano ito kukumpiskahin mo ba yung wala kang lisensya yung driver kasi hindi naman nire-rehistro yung sasakyan. So wala akong pangawak ang kamot ulo. Eh paano kung hindi lang ho niya nabangga yung sa property? O nabangga niya tao na disgrasya. Again, no? The driver did not even require to operate with license. Yan po ang katotohanan. Yan po ang tanggapin natin. The vehicle owner are restricted to private. Ulitin ko, the vehicle owner, ito pong mga nagmamaneho, hindi lang owner, of the e-trike are limited to private and barangay roads. Again, limited to private and barangay roads. Ibig sabihin, doon ka lang sa subdivision, private yan, at doon ka lang sa barangay road. And never on main roads or national roads. Ang liwanag po niyan. Hindi ko maiisip ano pa ba ang pinagtatalunan sa Kongreso, sa MMDA, ng mga mayor, sa usaping ito ng kaligtasan po sa buhay at kalsada. Yun na nga po eh, pinabayaan natin yung sakit, konting sugat, pinalala natin, ngayong cancer na. No? At tinataningan na yung buhay. Ngayon tayo ngayon magpapagamot. Ito ho yung sitwasyon natin, mahal na Pangulo. Mahal na sekretary ng DOTR, mahal na MMDA chairman, mahal na mga mayor. Pinalalaan ninyo.
So may mungkahi po na gumawa o maglagay ng mga daan para sa 8 trike daw, no? Pero sa totoo lang po, napakaliit po ng mga kalsada natin, napakakipot. Lubak-lubak, sira-sira pa po ito. Ewan ko, walang pagbabago. May motorcycle lane na ginawa at bike lane na po. Diyan po, sa may Aurora Boulevard, no? Santa Mesa, Tucubao, makikita po ninyo, the two lanes lang yan. Dilagyan po ng bike and motorcycle lane. Kaya kung titingnan po ninyo, dalawa na lang ang lane dyan. Isa sa mga four-wheel at saka isa sa mga bike and motorcycle. So, hindi po, walang discrimination dito. Hindi po tayo nakadisenyo. Yun na nga po eh. Palpak po ang urban development ng ating bansa and we are 50 years behind our neighboring nations. Alam po ninyo, ulitin ko, sa Malaysia, wala kayong makikitang e-trike. Ni motorsiklo nga, bilang mo sa kamay mo pagka tumatakbo ka sa national road. Wala traffic policeman, traffic light lang. That's how disciplined is Malaysia. O hindi pa city proper yon, doon ka lang sa may ano, Sabah area. Dito po sa Pilipinas, politika ang nagpahirap at nagpagulo ng bansang ito. Yan po ang may kasalanan, kaya sila dapat umayos nito. Buhay at kaligtasan po ng tao, mga kasapul, ang pinakamahalaga at hindi po tumutugma dito ang disenyo ng mga e-trike at disenyo ng mga sasakyan natin ngayon. Kung ngayon pa po tayo magkakaroon ng mga development sa ating mga kalsada, eh matagal pa pong panahon. Marami kang sisiraing mga bahay, mga property para sa widening. At hindi pa nga nagbabayad si Public Works. Nangangamkam pa ng lupa si Public Works, no? Tinitituluhan niya sa pangalan ng gobyerno, hindi pa niya bayad, mga kasapul. Oh, ang dami, tatalakayin natin yan sa pagdating ng ilang broadcast natin, ang racketeering dyan sa loob ng Public Works, sa yung right of eminent domain na yan. Ngayon po, no, again, na buhay at kaligtasan po ang pinakamahalaga, no? Pag nawala po ang buhay, hindi na natin mababalik, no? Magsisisi ka lang. Totoo lang. Huwag na ho natin paabuti pa sa ganun. Mga mayor, MMDA chairman, mga senador, congressman, oh, Malacanang, DOTR, lahat na kayo. So again, no? Eh, may mga memorandum circulars na, may mga resolution na, may administrative order pa. So, very basic. Enforce the law appropriately without fear or favor. Yun ang solusyon. At nakatutok po sa sapol si my love will see you through Teddy Batika, ganun din si Roms Palomares diyan sa Cavite, ah. At si Gabby Gabriel, nasan ba ngayon to si Gabby? Nasa Baguio ka ba? At si Ferdinand Mangoba, fourth, yes sir, nakatutok sa ating good PM pare. God bless you always. Be safe always. Same with you, ha? Same to you. At nakatutok din sa atin si Sister Yoli Garcia at si Kuya Bong Garcia. At dyan ako graduate sa Camp Castaneda, now PNPA, kami ni Hil Jacinto, 1974. Ang binabanggit po rito ni Celso Gabriel, yung dating OIC chief ng Bureau of Fire Protection, si Colonel Hil Jacinto. At Philippine Constabulary pa kami noon. Shout out, sabi ni Celso Gabriel. Kita mo, tama, mga PC boys, ha? Nanonood din ang aking classmate, si Dol Marco. Good day po, Sir Benji. I'm watching. Good luck po. God bless. And of course, ang magaling na newsman, veteran newsman, Chando P. Morales is watching. Rafael Eblamo. Uy, long time no siya. Nakatutok sa atin. Bata pa si Iskweta, pinapatayan. Celso Gabriel ka talaga, no, ha? At Bong Garcia, of course, Edwin Sandagon, nakatutok po sa atin at sa Sandagon family. Bata pa si Iskweta para, okay. Bro Benji, sabi ng LTO, hanggang April 15 lang daw ang deadline. So, let's wait for it. Brother Bong, Ferdinand Garcia, Bong Marcos, Maria Anita Clores ng Diamond Finance Corporation, shout out, ayan, huwag iboto ang mga politikong ayaw makinig sa panawagan ng taong bayan, good point, Gabby Gabriel, Joel Roncales, good PM, nanonood po siya, at si Pinsan Kaling Mondoy Ilaw, nanonood din, at nanonood din sa atin si
Martin Pia. Oh, kumusta ba yung mga views natin diyan, Martin Pia? At ito po, no, nais nating talakayin itong isang mahalagang bagay na ito, no. Ulitin natin, no, wala ho tayong personal, no, dito sa na-involve po dito sa isyong ito. Ito po yung malayang pagtalakay lamang po, no, mga kasapul, no, para po malaman natin kung bakit po naglabas ng arrest warrant at ganun din, no, bakit kailangang magpatuloy itong investigasyon na ito sa issue po ni Apollo Kibuloy, no. So anumang oras po, no, eh ngayon eh pwede na pong arestuhin saan man ho naroon itong si KOJC. Yun na lang po siguro, hindi ko mabanggit ng buo itong KOJC niya. Itong founder na ito at self-proclaimed son of God na si Apollo Kibuloy, no, dahil po sa arrest order na inilabas na po ng mababang kupulungan o ng Kongreso na nagsimula noong March 15, dahil patuloy po ang pag-iisnab po nitong si Kibuloy sa mga pagdinig po na ginagawa ng Kongreso hinggil po sa franchise o prangkisa ng SMNI o nung Sunshine Media Network International o sa ibang ano, ang legal name nito Suara Sug Media Corporation, no, na pinaniniwalaan po na walang ibang may-ari kung hindi pa rin itong si Pastor o si Apollo Kibuloy na ito. Kaya ho noong Martes po, no, itong si Congressman Johnny Pimentel po ay isinusog po, no, na i-hold na po in contempt itong si Kibuloy na ito. Dahil simula pa po noong December of last year na magsimula ang hearing nila about the franchise of SMNI, inimbitahan na po nila, no, itong si Kibuloy. Eh, pero hindi po ito sumipot kahit kailan. Nagsimula po ang house inquiry dito sa SMNI na ito matapos po na maling sabihin ng isa sa mga host nito na si Jeffrey Celis sa program nito na gumastos daw si Speaker, House Speaker Ferdinand Romualdez ng halagang 18 billion pesos sa mga biyahe lang po niya noong 2023, that was last year. Pero pinasunungalingan po ito, no, the speaker denying this vehemently, no, according to his secretary general si Reginald Velasco, at ipinakita po nila that the total travel cost of all, again, of all House of Representative members and their staff on 2023 January to October was only 39.6 million pesos. So kung hahayaan lamang daw po, no, si Kibuloy na hindi niya siputin, isnabi niya itong mga pagdinig na ito ng Kongreso, eh hindi raw po mapaparusahan ito at lilika lang ito ng bad precedents, no, sa mga susunod pa ng mga pagdinig ng Kongreso at sa mga iimbitay nilang resource persons, dahil sasabihin nila, eh hindi nga ninyo na-contempt si Kibuloy, hindi na nag-a-attend. Ako, dapat ganun din. Hindi nyo ako dapat ipa-aresto. Ngayon, mga kasapul, kung maging ang Senado na dumidinig naman po sa akusasyon ng large-scale human trafficking, sexual abuse, violence laban po sa sect leader na ito na si Kibuloy, no, ay tinanggihan po itong Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson na si Senator Riza Ontiveros, eh ang dahilan po, no, nitong leader na si Kibuloy ng kanyang sekta, eh ipinarating niya po sa pamamagitan ng kanyang abogado. Pinaninindigan po ni Kibuloy at ng kanyang abogado na ang ginawa pong pandinig daw o mga pagdinig na ginagawa ng Senado is not an aid of legislation but is tantamount to the usurpation of judicial functions beyond the powers of this Senate. Whoa! Sino sa mga inimbestigahan ng mga pagdinig o yung inquiry ng House and Senate ang may lakas loob magsabi nito? Si Kibuloy, no? At sabi pa niya that the hearing
is brazenly incriminatory as it categorically declared the guilt of no less than himself, Kibuloy, and the resolution calling for an inquiry according to his camp, no, is totally disregard of the constitutional rights and innocence of Kibuloy until he was proven guilty beyond reasonable doubt. Kaya po bumuwelta po dito si Senadora Riza, no? At sinabing, magpakita na lang si Kibuloy. Bakit ang dami pa niyang drama? Oh, yun po tuloy na isagot ng Senadora. Bukod pa dito, no? Hiniling din daw po ng kampo ni Kibuloy na pag-usapan po sa plenaryo, diyan po sa Senado, no? Ang tungkol po sa Siocos order. Na sinagot naman po ni Ontiveros, sabi niya, sa totoo lang, wala sa rules ang Siocos order. No? Ibig sabihin, it is not included in the rules of the Senate. It was a courtesy only extended to Senator Robin Padilla at the request, and also in the request of the Senate President Zubiri. Courtesy lamang po yun, kaya pumayag po yung committee, no, ni Resort Ontiveros. Kasi kung wala sa rules ang Siocos order, sabi po ni Risa Ontiveros, much less wala sa rules na kailangan ng hearing sa plenary para i-resolve itong Siocos order na ito. Eh, hindi ko maintindihan. Dinidiktahan na ho ba ang Senado na isang institusyon, mandato, no, ng ating saligang batas? Ngayon po, mga kasapul, bakit mahalaga po itong investigasyong ito? Ito pong gusto nating tutukan, eh. Bakit napakahalaga po nitong investigasyong ito ng Senado dito kay SEC leader Pastor Kibuloy? Lalo nang po, siyempre, nasasangkot siya, isang leader ng reliyon, at sinasabi niya pa nga, what he is claiming is he is the appointed son of God and the owner of the universe. Actually po, tiningnan ko sa Bible, eh. Ano ba yung sinasabing owner of the universe, ano? At yung sinasabi nga na appointed son of God. Actually po, no, sa Haggai chapter 2 verse 8, ito po eh, maliwanag po ang sabi rito. The silver is mine and the gold is mine, says the Lord of hosts. Eh baka nabasa po ito, baka lang ha, Mr. Kibuloy. Oh, eh baka dito niya siguro nakita, no? Eh actually po, no, ang nagmamay-ari po ng lahat, no, pati kaluluwa natin, hindi po si Kibuloy, ang Diyos po na Ama na gumawa ng sanlibutan. Siya po, maging bilang ng buhok natin, alam niya, I do not know if Mr. Kibuloy knows the numbers of his hair. Wag na yung iba, yung buhok niya. Yun na nga po, no, sabi ni Adela Zamora, sana wag husgahan ninyo si Pastor Apollo Carrion Kibuloy. Ang Diyos lang ang may karapatan humusga sa kanya at hihatid sa dapat kalagayan sina Honet Virus. God bless ACQ. Hallelujah. Actually, hindi naman ho natin inuhusgahan, ano. Ito po'y pagtalakay lamang natin para makita lamang po natin, no. Parehas naman ho ito. Kasi kung ako po eh maghuhusga, ito po, veteranang mamamahayag po ito, no, si Adela Zamora. Kung ako po maghuhusga, wala ho akong karapatan. Pero ito po'y tinutukoy natin dito ay yung mandato po ng mga institusyon po na itinalaga ng ating saligang batas na kung saan nandyan po ang ating kongreso, nandyan ang ating hudikatura. Di parang ganun din, pinatay si Percy Lapid, dinidelayed. Kung dinidelayed man, sinasadya o may pwersang ginagamit, eh kung hindi natin tatalakayin yung issue na yan, pababayaan lang natin yung mga pagpatay na yan. Dito po, no, malaya lamang ito, no, kaya nga po unti-unti po, maselan po yung pagtalakay natin. This is a very serious matters, no, that we are discussing. Kaya po, hindi po tayo, wala po tayong pinapanigan dito, no. Kung ako nga po, anyway, tuloy lang po natin yung diskurso, no, dahil kailangan po kasi makuha po ng Senado, no, ganun din ng Kongreso sa ginagawa nilang mga inquiry, ang mga impormasyon po na gagamitin
sa pagbuo, pagrebisa ng mga kasalukuyan nating batas. Kaya po kailangan malaman po ang buong istorya dito po sa mga pagdinig na ito sa Kongreso at Senado, no, na kinasasangkutan nga nagkataon itong si Pastor Kibuloy. So again, no, mapapagsama-sama po lahat pagkatapos ng mga kabilang panig na yan, no, ang mga detalye, lalo na po ang mga akusasyon po, para mas makapagpatibay po ng mga kasalukuyang batas o makagawa pa ng isa pang bagong batas para po maiwasan ang ganitong mga katulad na pag-aabuso, no? I'm not saying na nang abuso na nga ito si Pastor Kibuloy, subalit meron pong mga paratang sa kanya na dapat niyang sagutin. At para po makagawa ng batas na mas marproteksyonan at maingatan po ang ating mga mamamayan. Kapakanan din po natin itong batas na ito na maaaring magawa. Lalo na po yung mga kapwa natin inosente, yung mga kapwa natin kabataan, yung pong mga kapwa natin na mga kababaihan, Women's Month pa ngayon, no? Yung mga mahihirap na walang kakayanan na madalas po nabibiktima, no, ng mga maling paniniwala ng mga panggugoyo, no, at nabibiktima ng mga oportunista. Tayo po itong mga maliliit na mamamayan ang tinutukoy ko rito. Kaya kailangan po talaga makita ang dalawang panig rito. Pagbigyan natin ng institusyong ito, malaman at lumabas ang katotohanan. Alalahanin po na bukod po sa mga pagdinig na ito ng Kongreso at Senado, humaharap din po si Kibuloy at ang ilan po sa kanyang mga kapanalig sa mga kasong kriminal po sa Amerika. Hindi lang po dito, no? At ito po dapat talagang harapin, ano? Dahil merong gahabla, may mga katibayan at pasubalian po niya ang mga katibayang ito. Kung saan po, no, si Kibuloy ngayon ay isa sa mga top wanted personalities po sa FBI. Fact po ito, no? Factual ito, hindi po ito iniimbento natin. Balita po talaga ito. So again, no, inihahanda na din po ng DOJ ang pagsasampa po ng mga kasong kriminal laban po kay Kibuloy. So now, mga kasapol, no, sa kabila po ng mga seryosong akusasyon at pagbubulgar na ito ng mga ilang mga kababaihan po na umano, ito po uli, ginagamit natin yung salitang umano na ni-rape ni Kibuloy, yung mga lalaking miyembro, no, na nandyan, resource person, nagpakita na sinasabing minolestya rin sila, sexual, no? Pinagtrabaho ng walang sweldo sa SMNI at yung mga OFW na pinilit po na magbigay daw ng 90% ng kanilang kinikita. Lahat po ito ay mga maliliit na mga mamamayang kagaya po natin na dapat po ay pinuproteksyonan ng mga opisyal ng pamahalaan. Kaya po sila opisyal ng pamahalaan, proteksyonan po nila. Those who have less in life must have more in law. Maliwanag po yan. So, tayo po ang mas kawawa. Hindi po sinasabi natin guilty na si Kibuloy dito. Pero ito po, meron mga akusasyon, lumalabas yung mga tao, no? Dadating din po tayo doon sa ibang bagay, no, na pwedeng itanong sa atin. Kaya po mga kasapul, no? Ito po, sinasabi natin ito na dapat ho itong mga senador na ito, itong mga congressman na ito, di ba ho, inihingi natin lagi, tayo ang kanilang proteksyonan, tayo ang kanilang bigyan ng kanilang mga pansin pag tayo naaapi. Ito na po ngayon yun, mga kasapul, no? Ito po mga pagdinig na ito ay para lumabas po ang katotohanan. Dalawa lang po yan, kasinungalingan at katotohanan. Ito pong sila Senators Robin Padilla, no? Sila Bongo, no? At lalo po yung babaeng senador, si Cynthia Villar at si Aimee Marcos. Eh, sana po ito yung mga pinuno ng ating bayan na binoto ng sambayanan na dapat po tumayo para po sa tunay na mailabas ang katotohanan dito po sa isyong ito. Sa kapakanan po ng kanilang kapwa kababaihan na sinasabi po lantaran na sila'y ginahasa umano, mga ordinaryong mamamayan na pinagmalupitan, kinuna ng salapi at sinaktan. Dapat po doon tayo nakasandal sa mga leader na ito. No? Hindi po dapat nagtatago sa likod ng mga relihiyon o salapi o impluwensya ng sino man
lalo na po kung nasa panig po ng katotohanan itong mga inaakusang ito. Humarap at doon ipahiya ang kanyang mga patunay sa pamamagitan po ng kanyang mga ebidensya, counter affidavit, counter testimonies, itong mga nakamaskara na mga resource person na ito o testigo, mga kasapul. At yan nga po eh, sa totoo lang po, no, galing na po tayo sa mahabang pandemya. Kaya po kahit na po nakamask po yung mga resource person na yan, kahit po may suot pa yan na eyeglasses, sa totoo lamang po, dahil tayo nasanay na po sa mga nakamaskara, naka-eyeglasses nung pandemya, eh matagal na ho, kung matagal mo nang kilala yung tao na nakamaskara sa harapan mo, naka-face mask, naka-sunglasses, hindi mo maitatago sa iyo ang identity niyan. No? Kaya malamang po, no, nakilala din po ng mga KOJC ang mga humarap pong itong resource person diyan sa Senado, no? At hindi naman siguro papayagan ng komite na magmukha hong walang kredibilidad at kengkoyan lang yung kanilang institusyon, itong Senado. Ang sa akin lamang po, bakit ayaw po humarap at o tila takot humarap po itong si Pastor Kibuloy? Hindi ko po siya inaakusahan, no? Kaya ho sabi ng iba, bakit? Guilty ba siya? E di ba ganyan tayo? O hindi ka masagot, ano? Guilty ka, no? Yung simpleng awayan lang natin, yung pagtatalo, di ba? Yun lagi nababanggit natin, o hindi ka makasagot, guilty ka, no? Doon pa lang po, eto ho pinag-uusapan Senado, isang mataas na leader po ng isang relihiyon ito. At sinasabi niya pa na siya ang self-proclaimed son of God, owner of the universe. He is God himself. Di ba? Alam po ninyo mga kasapul, kung talagang Diyos ka, ang Panginoong Hesukristo, noong mga panahon po ito, dadating tayo sa Kwaresma, hinarap niya po lahat ng nag-aakusa sa kanya. He was accused of, di ba, blasphemy pa nga eh. Hindi raw siya Diyos, pero nabuhay siya after 3 days to prove, no, that he is really the Son of God. Ito po, no, kung tayo po ay pinuno, lalo't pinuno ng isang relihiyon na maka-Diyos, hindi po tayo matatakot humarap kanino man. Ano mang forum yan, huwag na natin sabihin, di, sa court na lang. Mas maganda nga doon eh, kung ako siguro po, no, I hope you won't mind, siguro kung ako doon ko haharapin at ipapahiya ko itong mga ito. Ito po ang mga tanong na dapat masagot. Nang tumakbo po para senador ang kampanya po ng mga ito sa mamamayan, lalo po sa mahihirap, eh para proteksyonan po tayo, para po sa ating kapakanan. Nasa na po itong mga senador na ito? Oh. Kanino ba sila kumakampi? Doon pa sa nagpahiram sa kanila ng helicopter nung kampanyahan? Doon pa sa sinasabi nila, kasi kaibigan ko yan? Oh. Doon pa sa nagsasabi, wala namang mabubuong batas dyan sa mga pagdinig na yan? Oh. At dahil kakampi ba ng boss niya yung inaakusahan, kaya kakampi na rin niya yung inaakusahan? Ladies and gentlemen, kung tayo po ay tunay na mananampalataya ng Diyos at tayo po ay tunay na naniniwala sa salita ng Diyos at tumitindig sa katotohanan, kahit pa po kapatid natin in flesh and blood itong inaakusahan, no? At lalo na nga kung siya ay nasa posisyon, hindi lang sa gobyerno, kundi sa relihiyon, at lalo po sa laki ng mga akusasyon na ibinabato sa kanya, no? Eh dapat po iharap natin siya. Kung kapatid ko siya, yung nasasabihin ko sa kanya, humarap ka, patunayan mo. Hindi na yung mamimili tayo ng forum. This is the right forum. Sa akin lang po yun, no? Sa akin lang po yun. Kung kapatid ko. Eh hindi ko naman siya nakakausap. Hindi ko naman siya lalo kapatid, no? Eh yan po, no? To really face his accusers and to prove his innocence. Lalo't isinisigaw, no, ng isang tao na ako ang appointed son of God, the owner of the universe. Nagpapatigil pa nga ako ng lindol. Again, this is not an insult, no? Sinabi niya naman po ito.
Actually po, ito po yung lindol ngayon sa buhay po ni Pastor ni ano ni Apollo Kibuloy, no, na dapat niyang itigil, no. If he is really the true son of God as what he claimed. Kung gaano po kalakas ang loob po ng mga babae na lumantad po para harapin po ang kanilang kahihiyan. Malaking kahihiyan po ito. In fact, hindi ko po alam kung anong anong motivation, ano. Alam po din yun, no, ako po minsan as a newsman, naka ako po yung attend ng hearing, ano, ng rape case. Doon po, pinalalabas po lahat ng walang kinalaman sa kaso pagka nag-hearing na po doon sa kasong rape. Kasi po, masela na po ang mga tanungan doon. Yung pong ano, yung pong biktima, no, complainant, pagka cross-examine na po siya, mas nakakaawa po eh. Parang nauulit, no, traumatic. Uulitin yung nangyari sa kanya na talagang kung pwede lang mabura na sa isip niya. Ito pong mga batang ito, mga babaeng ito, nakamaskara, nakasalamin, kilala naman po sila eh, kapitbahay nila, sigurado kilala sila. Kahit po, ako kapitbahay ko, pagsalaminin mo dyan eh, o kasi nung makakilala ko, kilala ko yan kahit naka-face mask yan. Ito po, kahihiyan po ito na hinaharap nila. Kayo pong mga kababaihan, napakabigat po sa lahat itong sinapit ng isang babae na ikay magahasa dahil sa ikay nabilog ka, di ba? No? I'm not referring to Kibuloy. Ito po, general statement. Kaya po dito nakita po natin, ano, mga kasapol, ano, sobra ang lakas loob. Dahil siguro grabe na talaga. Magkahiyaan na, sabi nila. Eh, sinasabi nga nila, actually, malala, alam naman, madali naman nila makuha yan eh, ng kabilang kampo yung mga pangalan ng mga yan. Baka kilala na nga nila kung sino yan, no? Na lumantad po para harapin ang kanilang kahihiyan. Eh, dapat po, ganun din po ang lakas ng loob na meron itong si Kibuloy. Mga kasapol, mag-e-election na naman po tayo. Ang sabi nga nung isang opinion writer na basa ko po eh, ang pinakamaganda raw siguro na magawa ni Kibuloy, no, opinion lang naman niya to, no, eh i-delay itong hearing na ito ng Senado hanggang sa susunod na eleksyon, that will be on May of 2025, next year. So ang tanong lang, kaya pa bang banatin hanggang doon para ho manalo yung mga opposition senators at maging kakampi ni Kibuloy diyan sa Senado. But long shot po yan. That is a very long shot. So, tanggapin natin, ito yung katotohanan. Umaharap siya sa ganitong klaseng akusasyon. At kung totoo na matibay ang kanyang mga ebidensya at sinasabi niya na ito'y kasinungalingan lamang at malamang may mga pinanghahawakan siya na pwede niyang ibulatlat, ano tawag doon, iambalos dyan sa mesa ng Senado at ipakita na siya ay inosente, eh palagay ko, dyan na lang po, no? Pero to continuously snub the Senate hearing, eh, the Senate as well as the House, no, are mandated to perform its task. At isa na nga po dyan, yung magpalabas sila ng, ito nga, yung contempt and eventually the arrest warrant. At sa kaos nga po, ayan na, pahuhuli na po si Kibuloy and maybe next week lalabas naman yung arrest warrant ng Senado. So nakikita po natin ano, na dito po yung mismong involved na si Kibuloy, lumiliit na po yung kanyang lupa na tinatapakan, ano. Napakahirap po na ganyan ang maging sitwasyon na ikaw na isang taong kilala, may impluwensya, leader, relihiyon, ay napipigil ang iyong kalayaan. Siguro, it's time for him. Nagbigay pa nga siya ng mga kondisyones sa Senado. 17 yata yun. Eh, palagay ko, no, para who are we to
minsan din po, no, binabatikos din naman natin yung mga institusyon, itong mga senador, pero ito po, no, ibang situation ito. Primo Raul Papio Harubel, nakatutok po sa atin, May Alcantara, who is celebrating her 18th birthday today in Baclaran, so happy, happy birthday. At si Mama Lilia ng Love of Lilia Nature's Farm, Navares, ay nakatutok sa atin. Kibuloy, son of eh, talaga si Celso Gabriel. Naku, hindi pala tayo kasapul, magkasapul sa unawa pagdating kay ACQ. Sorry, iba po pagkaalam ko dyan. Okay po, Ma'am Adela, ganun naman po tayo. We are respecting each other's opinion, pero hindi po tayo magkalaban. Ito po yung mga opinion lamang. At sabi ko nga po, no, kung ako man po, no, kung, si Noel Navares pala na nakatutok sa atin dyan sa Singapore. Sabi ko nga po, ito naman ho ay pagtalakay lamang po ng malaya, at para po sa akin napakabigat po kasi, no, lalo kung leader ka ng isang pandaigdigang relihiyon, no? Yun na nga po, no, kung babasahin niyo yung pangalan ng kanyang relihiyon, nandoon ang pangalan ng Panginoon Diyos. Sino tayo para matakot sa mga nag-aakusa sa atin? Sino tayo para matakot sa mga gumagawa ng mga imbento ng mga kaso at mga akusasyon laban sa atin? Hindi natin sila dapat katakutan. Sila ang dapat matakot sa atin dahil tayo nasa Panginoon. Sino ngayon ang nasa Panginoon? Ewan ko po, no? Basta sa akin po, marami pa po ang mga magaganap, no? Ito nga, mag-election tayo. Sabi ko nga po kanina, sana hindi ninyo malimutan, no? Itong mga senador na ito, no? Na dapat nakakampi sila sa mga inaaping mamamayan na naglakas loob, na isalaysay nila ang kanilang mga sinapit, no? Malagim na sinapit umano dito sa kanilang pagsapi sa reliyong ito. Sana ho, hindi naging tayo maging mga malilimuting mga Pilipino. Marami pa po ang magaganap, no? Abangan po natin, at sana po matuto po tayo sa mga ganap ng mga kasaysayang ito, no? Sa mga imbestigasyong ito sa ating pamahalaan at sa ating bayan, mga kasapul. Well, muli po, no, ang sapul po ay malaya po, no, tayo sa pagbasa po ng mga komentaryo. At muli po, no, ito ay isang malayang pamamahayag at hindi po ito personal, no, tayo po ay siyempre sa katotohanan po lamang. At nakatutok din po sa sapul ang aking kumpare at kumare na si paring Bernard at si Maan Victor, nakatutok po sa pulsa servisyo. And of course, ang nag-iisang Ate Mel Landicho Lintao at si Lara Lintao, nakatutok din po sa pulsa servisyo. Muli, happy birthday, ha? 16th birthday. 16 ba? Kala ko 18. Kay May Alcantara, dyan po sa Baclaran. At si Hides Navares, nakatutok din sa atin. At happy birthday nga pala, no? Muli, shout out dyan po sa Lipa. Happy birthday po kay Pilot. Opo, piloto ito. RV Maristela Cabais. Muli, no? Happy birthday sa ating piloto na si RV Maristela Cabais. At belated happy birthday po kay Nanay Pits Sandagon. Oo, happy birthday naman din sa ating pinsan, ano, na nandyan sa may Canada. Walang iba kung hindi ang magaling mag-bake at maganda pa si Vanjie Flynn. So, happy, happy birthday. Palakpakan natin. At of course, thank you so much, no, for the opportunity early this morning, Pastor Ado Bernardo of Victory Christian Fellowship. And of course, thank you for watching, Ambassador Tito Ringgor, dyan po sa DFA. Sa Philippine Embassy sa Libya. June Bathan, thank you, ng DBP. George Santillan, ako paring George, thank you, ha, tagal nating hindi nagkita. Sana magkita-kita uli. Susechua and Engineer Arnel Mendoza. At ito, no, sino pa ba may birthday? June Umali, birthday din pala, no.
Mercy Fernandez at si Angelita Nanay Lita. Nanay ko po ito, no? Ito yung nanay-nanayan ko. Jamse Cayetano. Birthday po. Nanay po ni Paring Noel Cayetano, kaklasiko ng college. At si Reynel Harubel, birthday po nila sa March 18. At si Jeremy Maristela Lopez, advance happy birthday. At ganun din kay Jose Paginto sa March 19. At si Ortesa Lilin sa March 20. At si Michelle Mendoza, isang mamamahayag sa March 21. At ang magaling po na BFP officer na si Jonah Enriquez, birthday po niya. Lipa rin ito, lipa sa March 22. Tingnan mo nga naman, ano, palakpakan natin mga may birthday. At special greetings, no, this is a special greetings to Michael Zoller and to his grandmother, si Omi. Grandmother Omi, Grandma Omi, how are you? I hope you you're watching there in Colorado, USA. Nebraska, I'm sorry. So, also, special greetings to the loving parents of Michael Soler, Dave and Ann in Nebraska, Colorado, Nebraska. Okay, so I think, who else? What is Colorado? Colorado is the Mountain West sub-region in Western United States. So again, a special greetings also is being extended to Amy, to Roche, and to my daughter Hazel. Okay, again, hello to Grandma Omi and to the parents of Michael Soler, Dave, and Ann, who is now in Nebraska. And also, special greetings to Lieutenant General Alan S. Iral, the former chief of the Bureau of Jail Management Penology, and to the other generals of the BJMP, Generals Baby Noel Montalvo, Rico Montaos, Efren Imenio, Dennis Rocamora, Paulino Moreno. And also, a greeting extended to Baby Aguilar Nava, Duane Nonobert Navas, Ronnie Lubag Nito, Teddy Torrio, and Engineers Tom and David Maristela. And also, to Colonel Robert Passis, the Bureau of Fire Protection Regional Director for Cordillera Autonomous Region, and also to Major Cesar De Jesus in Lipa, again, Lipa City. Who else? Erlin Villegas Pailano and the Laruga family in Canada, and Tia Doring also in Canada. Nani De La Quir, Leonzo De La Vega, Fort Magoba, Teddy Batika, Benson Rasek, thank you. General Manuel Crosby Gumowang, Colonel Gumowang, Joel Roncales, and Colonel Johnny Marzan Reyes and his wife, Dr. Connie Marcaida in Los Angeles, California. Also, special greetings to Buddy and Angie Lopez. Advance happy birthday, Miss Angie Lopez. And also to Danny and Sonia Piñalosa. Who else? Photographer, our dear friend. Chris De Guzman, Ichi Jaime Ebing Kadapan, Ed Baredo in California, USA. And also to Samuel Francisco, Gabby Gabriel, Bernie Gabriel, Bernie Phony Bernal, the hero firefighter, Shelo Di Ching, Jojo Gapol, Dol Marco, thank you, and Ed Imperial, classmates, no? And to Regional Director Roderick Aguto and Colonel Aldwin Salazar, and of course to General Gilbert Dolot, baka humalimutan natin, ano? And to PESA Consultant General Ruben Biaris and his son, Nabuo Counselor Ruben Guevara Biaris III, William Alcantara, and of course, my good friend and compadre, Colonel Pitch Nacario, the President of BFP Rapi, and Lieutenant General Ariel Barayuga, Colonel Jen Brones, thank you. And who else? We might be missing someone here. Renante RJ Harubel, of course, another newsman. Yeah, my compadre and the one of the best generals in the Philippines, General Alan Iral. Richmond Beltran and Sheila Beltran in Olympia, Washington, USA. And Makalelon Councilor Dan Ilaw and his wife, of course, Ate Weng. And before we end our show, we would like to... Okay, Dory. Yeah, Clayton in Canada. So...
Again, no, we are almost at the end part of our program today, March 17, 2023, at ito na nga po, no, we are ending our show with the Word of God Sunday after Sunday. So ito po, no, napakahalaga ito, no. We should not worry, sabi po ng Bible. The Scripture says we should not worry. Sa Tagalog po, hindi tayo dapat nag-aalala, no, o nahihintakutan. Madalas po ang buhay ng tao, no, tayo pong lahat ay puno po ng mga pag-aalala, no. Totoo, minsan talaga punong-puno ng worry ang buhay natin. Yun lang po, sa simple na kung ano yung kakainin natin, yung iba, yung damit lang na isusuot, no? Grabe na po ang nagiging problema nila. Yung mga meeting na dadaluhan mo, no? Anong panong preparation mo, yung mga occasion, no? Na pupuntahan. Even finances, ano? Anong gagastusin natin ngayon? Anong gagastusin natin bukas, no? Kanina, nabanggit nga ni Pastor Ado, yung even the tuition fee, sa pastor ba yun, o yung isang speaker, no? So, sweldo, no? Napakaliit ng sweldo. Nag-aalala tayo, no? At ganun din, no? Yung uri ng trabaho natin, yung mga sakit, karamdaman, yun, nag-aalala tayo, paano bukas? Yung iba ho, pinag-aalala nila, magugunaw na ba yung mundo, no? Eh, actually, no, ito po lahat nangyayari naman sa atin ito, no? At sabi nga po, ito rin yung laman ng sermon of our Lord Jesus Christ at the Mount, nung nasa bundok po siya. So, gumamit po dito ang ating Panginoon, ano, ang Panginoong Jesus, ng halimbawa. At ito po yung mga ibon na ginawa niya pong example, ano, that he chose the birds as an example of why human tayo po, no, should not worry. So in the book of Matthew chapter 6 verse 26, it clearly says, behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap nor gather in barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Ito po ay isang salita ng Panginoon at pangako na dapat nating panghawakan, no? Sabi po sa Tagalog, no, masdan ninyo ang mga ibon. Hindi po sila nagtatanim, ni umaani man o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang nakakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Alam po ninyo, napakaganda pangunon, eh. Ibig sabihin, kung pala tayo'y nababalisa, umiikli ang buhay natin. Again, ladies and gentlemen, this is a very clear message about our faith. How we believe and trust God that He won't leave us and will never ever forsake us. That God will take care of us and will take care of the rest. Kahit pa po, no, mamatay tayo, kung hindi po tayo naniniwala at nananalig po sa Diyos, wala ho talagang saysay ang buhay natin. Gawin nating makabuluhan po ang buhay natin, no. Manalig po tayo, sumamba po tayo sa tunay na Diyos ng Biblia. At gawin natin po ito, no, yung kanyang mga salita, kanyang mga aral, gawin po nating sentro ng ating buhay, o center of our lives. Ano man ho ang ating problema, o yung dinadala natin sa dibdib, o yung pag-aalala natin, sabi ko nga kanina, no, yung anxiety, depression, minsan nga ho, paranoia, injustice na nga ho, eh. Hindi naman nangyayari, pero iniisip natin, mangyayari, kaya ho tayo takot na takot. Lahat po ito,
mga kapatid, no, iwanan na po natin lahat yan at ilagay po natin yan sa paanan ng Diyos. Siya po ang bahala dyan, gaya ng mga ibon, gayahin na po natin, no. Wala tayong dapat ipag-alala because God alone is enough. Isang pinagpalang linggo po, mga kasapul, sa ating lahat. At purihin po natin ang mahal na Panginoon Diyos. At mga kasapul, ano? Ang lahat po ng mga pagbati na yan, lahat ng mga topics na tinalakay natin ngayong araw na ito, no? At ganun din po, igit sa lahat, ang salita po ng ating Panginoon ay hatid po sa atin ng Yamshi. Yan po, mag-Holy Week, baka gusto nyo mag-out of town, ito po, puntahan nyo lang po dyan sa Barangay Lewin sa Maylumban, Laguna, ang Yamshi Hotel and Restaurant po. At hanapin nyo lang po si Ma'am Cheryl Yamshi Letada. Oo, at nako, sigurado po, masarap ang pagkain, maganda ang lugar. Mag-i-enjoy po kayo. Yan po ang mga amenities ni Yamshi. At ganun din po, no? Hatid sa atin ng Jerry Optical. Diyan po sa may Quiapo ni Jerry Soriano. Contactin nyo lang po kahit i-text ninyo. Sumasagot po agad yan. 0916-509-4238. At may branch na po sila dyan sa may Villalobos sa Paco. Ay, Quiapo. Ay, Matic. At hatid din po sa atin ni Freddy Luna Cruz ng kanyang Golden Hands. Ano? Ito po'y pintor na apo sa tuhod po ni Juan Luna. So again, mga kasapul, maraming salamat po ulit sa isang oras at kalahati po ng pagsama ninyo sa Sapol sa Serbisyo. Muli po, ito'y pagtalakay lamang, no, para ho tayo ay magkuro-kuro din po sa sarili natin. So we will also be having our own opinion regarding the topics that we are discussing here every Sunday. At okay, Bong Garcia, God bless Bro Benji and this program. Thank you. Mapagpalang linggo po, sir. Praise God, Jerry Son Soriano. Johnny Marson Reyes also is watching. Ayan nga, napanggit natin. Thank you. At sabi nga po ni Teddy Batika, see you again next Sunday sa Paul sa Serbisyo. God bless us all and God bless the Philippines. Mabuhay po tayo.